Sabi ko sa kanya, pwede bang mag-I love you ulit sa'yo? What's up guys? Welcome back to our channel. This is JK111 for today's vlog. Magmumukbang po tayo guys. Ito ay mga luto lahat ni Mrs. Kung ano mo lang makikita sa rep. At dahil Valentine's Day na, itong aming Valentine's Day special, ikumwento namin sa inyo habang nagmukbang kami ang aming love story. Yes, marami kasi nagtatanong kung paano kami nagkakilala, tapos kung bakit kami nandito sa Japan. Yung mga ganong question, sasagutin namin yan guys habang kumakain. Yes. So, let's dig in! Wala kaming almusal tsaka tamayo yung parang dito. Handaan namin to. Kwento mo na kung paano tayo nagkakilala. Year 2007, no? Second year college. Best friend ko kasi kasama ko sa dorm, si Apple. Hi, Apple May. Hello, bakla. Apple, mag-classmate sila. Paras kasi kami school, nursing student kami parehas. Tapos, mag-classmate. Sa Our Lady of Fatima University. Tapos one time, yung best friend ko nag-ayos ng gamit niya. Tapos, ayos siya na yung mga notebooks niya. May nalaglag na picture. Pakita ko sa inyo yung picture niya. Lalabas. Lalabas sa screen. Ang hirap para magkwento habang kumakain. Oo. Hirap na. Tapos, tinanong ko siya kung sino yung nasa picture. Sabi niya, classmate niya daw. Tapos sabi ko sa kanya, baka pwede niya naman ako ipakilala. Kasi, single ako nun eh. Single ako nun? Totoo. Single ako nun. Sobrang attractive kasi ako sa ano sa mga babaeng mahaba yung buhok. Tapos, black beauty. Kikita-kita niyo naman dun sa picture niya, di ba, na ano, na mahaba yung buhok niya. Tapos, parang mahinhin na babae. Parang? Tapos, nandun ako sa dorm, tinesta ko ni Apple. Kung pwede daw ibigay yung number ko dun sa best friend niya, na siya yun. So sabi ko, single din naman ako nun, sabi ko, so extra. Sabi ko, sige, bigyan mo na. So yun, yun na. Tapos, nagpunta siya sa dorm, kasama niya si Apple, pero wala ako sa dorm noon. Tapos, eh kasi meron kaming nakalagay na picture sa wall. Doon niya ako nakita unang beses. Tapos, nagka-textmate na kami. Then, nag-decide kami na mag-meet. Ayun yung niyaya ko na siya mag-simba. Sunday yun. Tapos, ang nakakatawa nun, nasabi niya sa akin, mas pogi daw ako sa picture na nakita niya doon sa dorm. Sabi ko naman sa kanya, mas maganda din siya sa picture. At talo? Ayun pa talo. Pero sobrang nagka-vibes na kami nun kasi sumasayaw din siya, tapos sumasayaw din ako. Tapos, rest pa kami nag-youth for Christ nun, di ba? Oo, ano ka ito? Tapos, hindi ko pa siya agad niligawan nun. Parang getting to know each other pa lang tayo nun, di ba muna? Takto ng bakasyon, umuwi na kami sa kanya-kanya namin promise. Muna ako subi kung may siya Laguna nun, di ba? Dire-diretso pa din yung pa-inyong textmate namin. Hanggang dun na ako nag-decide na ligawan siya. Tapos, ang hirap pala nito. Tapos, madalas tayo nagkaka-text nun, di ba? Di, isang buwang ano, text na ng text. Tapos, after na siya break, edi start na naman ang classes. Doon ko na siya sinimulan ligawan talaga. Sinusundo ko siya after classes. Tapos, sinasamahan ko siya pag may mga practices sila. Edi, niligawan na ako. Pero mga isang buwan din yun. Niligaw siya ganun, nanunuyo. After 1 month, sinagot ko na rin siya. Tapos naging kami ng almost 5 months. Naging kami lang ng 5 months kasi nag-stop na ako ng college kasi naayos na ni Papa yung papers namin papunta ng Japan. Tapos binrate niya ako, December, magki-Christmas. Oo, magki-Christmas. Sumaugaling to eh!
Tapos ang reason niya sa akin, hindi niya daw kaya ang long distance relationship. Pero naman talaga kasi. Pero tuwing pumupunta ako ng Manila, binibisit ko yung mga classmate ko, mga tropa ko doon, nakikipagkita! Nakikipagkita! Nakikipagkita, nireply mo pa ka ako doon eh. Tapos sila? Oo, oh, parang ganyan. Marot ko rin na ano? Marot din siya. Tapos, masyadong natagalan yung pag-ayos sa papers namin. Parang pinabot ako ng 1 year. Oo, ano? 1 year bago ako nakapunta ng Japan. Tapos, nung lumabas na yung visa namin papunta ng Japan, lumabas pa ako Manila para kapagkita pa sa mga kaibigan ko. Diba? Nagpa-despedida ka din eh. Nagpunta siya! Kasama paano, siya! Ba't mo kasi ako nandun? Ewan ko sa'yo! Kasama siya ng mga kaibigan kasi ko! Kasi yung tropa niya, tropa ko, naging after nung wala ka na, ako yung naging tropa nila. Tapos, ito pa guys ha. Bago ako... Pagmamalaki na naman yung ano. Nung kinis ko siya bago. Sabi niya, bago ako sumakay ng jeep nun, kasi uwi na akong subit nun. Sabi niya, wala po ako goodbye kiss. Oh! Dalit-dalit niya lang niya. Tapos, ayun na yung huli namin pagkikita. No? Last na pagkikita na namin. Nagkakachat tayo siguro minsan-minsan. No? Nagkakachat kami sa Facebook, pamustahan, ganyan lang. Naging mag-ibigan kami nun. Kung pa rin yung tawagan namin. Yung pa rin yung tawagan namin kahit break na kami. Tapos nagkaroon na kami ng sarili-sariling buhay. Nawala kami ng communication nun. Kasi binlock niya ako sa Facebook. Binlock niya ako sa Facebook nun. Nawala kami ng communication. Tagal din, no? Ilang years din. 5 years, 2012. Inad niya ako sa Facebook. Tapos, sakto nun, wala akong girlfriend, no? Single ako nun eh. Single ako nun. Sinaktuhan niyang single ako nun. Single ka talaga nun? Sakto-sakto kasi, na single ako, biglang nag-chat. Nagusta lang naman kita, kaya kamusta ka na. Yung ano dyan, Pingero. Tapos yun, nagkaroon kami ng communication, tapos nag-Skype kami, yun yung pinakamatagal naming usap after 5 years, no? Nabot ata kami madaling araw nun, kwentuhan lang, ganyan, tawanan, no? Namiss niya ako. Oo, namiss ko siya. Bale, June 2012 nun, nung nagkaroon ulit kami ng communication. After a month, araw-araw magkausap, ganyan. After a month ulit. July 2012. Yun. Sinabi ko sa kanya, kasi parang naramdaman ko eh. July 18. Parang naramdaman ko talaga na parang sabi ko, parang hindi nagbago. Parang... Sabi mo sa akin, pwede na ba mag-I love you? Oo, kasi ano, parang naramdaman ko na parang nagbalik yung pagmamahal ko sa kanya. Ano ka nagigilig? Parang corny. Pero totoo, kaya sabi ko sa kanya, pwede bang mag-I love you ulit sa'yo? You know it's you, love it. Sabi niya, I love you to din ata. Oo, parang yun ang sabi ko eh. Press din pala kami ng nararamdaman ulit. It's mutual. It's mutual. Madik. Kaya, simula nun, naging kami ulit. After 5 years, nang walang kita-kita, nagka-chat lang ulit sa Facebook, naka Skype. Yan. After a month kami na ulit eh, no? Pero piling ko talaga guys, hinahanap talaga ako nito eh. No! Pili. Hindi kasi sa lahat ng mga ex ko, isip ko siya kasi wala naman kami naging ano dito eh. Wala kami naging problema. Sobrang... Napakasar lang talaga siya. Sobrang ganda ng relationship namin kasi parang halos magka-vibes kami lahat. Sabi ko nga nun, Lord, bigyan mo ako ng babae na yung hindi mahirap pakisamahan, pakainin mo, ayaw kumain. Kaso binigay sa akin, sobrang lakas na mong kumain. Malakas kumain? Hindi naman natin sa katawan ko, no? Basta sobrang ano, sobrang vibes. Kaya parang siguro hindi rin kami nahirapan ulit na ibalik. Ay, kasi yung gusto ko rin sa'yo kasi nga diba dahil parang tropa-tropa din tayo. Parang magkaibigan lang. Magkaibigan lang, masasabihan mo na mga sekreto mo, mga panakuhan mo rin. Tapos after, hindi tayo July, August, September, October, November. Noong December, nagtanong ka sa akin. Meron siyang plano na mga ibang bansa. Oo. Gusto niya mag-Korea ba? Dubai.
Gusto niya mag-Dubai. Sabi ko sa kanya, bakit ka mag-Dubai? Mag-Japan ka na lang. Kaya naman yung sa Korea. Habit ko doon. Mag-arap ako ng oppa doon. Sabi ko sa kanya, bakit ka mag-Dubai? Mag-Japan ka na lang. Diba? Para magkasama tayo dito. Tapos ang sagot niya sa akin ganito guys. Oh. Paano ako makapunta ng Japan? Sabi ko sa kanya, eh di pakasalan mo ako. Sabi ko ganyan sa kanya. Biro-biro na ako ng gano'n, eh maniwala man lang ako. Maniwala ako, sabi ko. Sabi niya, baka maniwala ako. Sabi ko, hindi totoo, seryoso, pakasalan mo ako. Sabi ko gano'n. Sa tagal ng panahon na hindi nagkita, tapos isang beses na nagka-chat, tapos parang saya mo na ulit, parang kayo na ulit, parang hindi mo na dapat, parang kasing to, parang gano'n. In love ko na yung opportunity. Oo. Hindi ko nga naikwento sa kanila yung time na tayo pa ng college. Diba, uso yung sa mga girls, uso yung mga sign-sign. Sabi ko nung dati, nagtitiwala din ako sa mga sign. Sabi ko noon, nung type na kami nung college, sabi ko, kung anong sinuunan ko na lahat makakisang sa forehead, yun yung makakatuluyan ko. Hindi ko akalain na nagkatotoo na magpupunta talaga sa ganun, diba? One time, inahin niya ako magsaya. Walang tugtog ha, inahin niya ako magsayaw. Tapos, sinayaw mo ako na parang JS from ganun. Tapos, kinis niya ako sa forehead, sabi ko, ba't mo ako sa forehead? Ganyan, dahil nga may sign niya ako, diba? Na kung sino yung una magkikis sa forehead ko, yun na yung mga katuluyan ko. Siya yun, kinis niya ako sa forehead. Siyempre, paniwala ako na siya na yung makatuluyan ko, diba? Nagpo-post ako ng December, January, sakto uwi ko ng Pilipinas talaga noon, naka-set na yun, di ba? Oo, January. Sobrang smooth lahat ng pangyari, parang umaayon yung langit, no? Uh-uh. Parang umayag yung tadhana kasi inausap ko yung parents ko, pumayag. Inausap niya yung parents niya, pumayag. Tapos, pag-uwi ko ng Pilipinas, tapos naasikaso agad lahat ng papers. As in, walang tumutol. Walang balakid. Walang balakid talaga, kaya dire-diretso siya. Tapos, 2013. Japan, then inayos ko kagad yung papers niya. Kaya November 2013, yun na yung dumating siya dito sa Japan. November 15. Yun na yun. Doon na nag-start yun lahat, no? Nag-start na nagsama na kami dito sa Japan. Tapos na yung mamaliligayang araw niya. Tapos ang pagiging single, kaya nung dumating siya dito, sobrang enjoy muna kami. Kaya, 34 years bago lumabas sa saan. 22 years old kami kinasal, 26 years old na kami nagkabibig. Yun yung reason na nandito kami sa Japan, dito na rin kami nagka-baby, dito na kami bumuo ng family. Yun, that's our love story, guys. Yung sa mga LDR dyan, saka sa mga magkakaroon pa na ng LDR relationship, bali, pagkatiwala na lang yung partner nyo, hanggang kaya nyo, kasi bandang huli, kung kayo talaga. Paglalapitin at paglalapitin kayo ng tadhana, kahit pilitin nyo magkalayo, pilitin nyo maglayo, paglalapitin at paglalapitin talaga kayo, yun! So guys, that's our vlog for today. Thank you for watching and sana nag-enjoy kayo kahit papano. Happy Valentine's Day guys. Spread the love. Love. Please like and subscribe if you like this video and click the notification bell for more updates. Thank you so much guys. Bye!